video, commentary, at personal na pagbibigay ng saloobin? Kung yan po ang hanap nyo, mga kabirds, ito po ang channel na dapat po ninyong pinupuntahan. Kambawa, subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated. Shout out kay Kabirds Arlyn Tacloy sa pagiging active sa comment section. Hi mga kabirds! Hiwalay ang James Reid at Nadine Lustre tayo mga kabirds. Ngayon nga is kumpirmadong hiwalay na nga po ang dalawang to at ipinagkatiwala po nila sa Tonight with Boy Abunda ang pinagsama po nilang statement para sabihin sa Tonight Boy Abunda ang may kaugnayan po sa kanilang hiwalayan. At dahil dito is kumpirmado nga po ito. Nung mga nakaraan po kasi may alingas-ngas na may kaugnayan dito. Ganun pa man, walang nagkukumpirma dito, walang nagsasabi kung totoo ito o hindi, puro alingas-ngas lang. To the point na tong oras na to, lumabas na nga po ang totoo. Katulad po ng sinabi ni Boy Abunda, maaaring may alingas-ngas na noon, pero hindi nila kaagad inamin dahil iniisip nila na maaari pa nilang ayusin kung ano man yung bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Maaaring alam nila na pwede pa nila tong ayusin at alam nilang natural lang minsan na merong hindi na pagkakasunduan. Kaya hindi nila kaagad-agad kinukonfirm o ina-announce na sila nga ay hiwalay na. Pero sa oras nga na ito, na pagpasyahan na nilang i-announce yan, ibig sabihin na ihanda na nila ang kanilang puso sa magiging resulta ng kanilang paghihiwalay. Lahat ng naghihiwalay, lalo na tunay na nagmamahalan o tunay na nagmahal sa isa't isa, ang hindi nasasaktan sa panahon na sila'y kailangan na talagang maghiwalay. Hindi lang po ang dalawang ito ang siyang nasasaktan sa panahon nito, ganun din po yung kanilang mga fans o yung mga suporta sa kanila. Isa rin po ako sa mga taong nalulungkot nang nalaman ko ang hiwalayan ng dalawang ito at siguradong alam at siguradong masakit na masakit po ang nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Isa lang naman po yung tanging sinabi nila kung bakit nagpasya silang maghiwalay. Yung may mga bagay silang hindi na pagkakasundoan na kung saan natural lang po talaga ito sa dalawang tao na may magkaibang personalidad. Natural lang po talaga yan. Kahit nga po mag-asawa na, is talagang nagkakaroon pa rin po ng mga bagay na hindi na papagkasundoan. Natural na po yan sa isang relasyon. Ganun pa man, nagpasya pong maghiwalay ang dalawang ito. At ang kagandahan, kung nabasa po nyo po ang kanilang statement, makikita po dito na nirerespeto at ginagalang nila ang isa't isa. Sa panahon nito, naging malinis ang paghihiwalay nila. Wala silang sinasabi na nakasasakit sa bawat isa. Wala silang sinasabing kasiraan ng isa't isa kung bakit sila naghiwalay. Ito po yung maganda sa hiwalayan ng dalawang ito. Pareho sila, wala kang naririnig sa kanila na nakasasakit galing sa isa't isa. Sana po ay mapanatili nila na maganda ang paghiwalay nila at hindi nila kailangang magsalita na masakit sa isa't isa. Although sila po is nasa industry ng public figure o pagiging isang showbiz personality na kung saan ang buhay po nila is open sa public. Ganun pa man mga kabirds, may matututunan po tayo sa relasyon at hiwalayan ng dalawang sikat na celebrity na to. Ano po yung matututunan po natin sa naging relasyon nila? Unang-una po is yung alam po natin na nagsama po sila sa isang bubong. Ngayon po na hiwalay na po sila, ang isa po sa indication po nito, pagdating po doon sa babae, mas maganda kung sila nagkaroon ng relasyon, naghiwalay, nang hindi sila nagsama sa isang bubong. Although sabi nga po ng isa sa kanila, isa panahon natin is open na daw naman po yung ganitong klase ng relasyon o open na daw po yung ganitong klase ng pagsasama na kung saan kahit hindi sila kasal is nagsama sila sa isang bubong. Ganun pa man, ito po ang indication niyan eh. Pagdating sa panahon na kailangan ng maghiwalay,
sabihin man natin o hindi, nagkaroon na po ng bahid sa part po nung babae. Mas magiging maganda ang hiwalayan kung sila po ay hindi nagkaroon ng istorya na nagsama sa isang bubong. Pagdating naman sa lalaki, mas makikita ang respeto ng lalaki sa isang babae kung sila is hindi magsasama habang hindi sila kasal. Nang sa ganun, napoprotektahan niya yung babae sa panahon ng hiwalayan. Since na hindi pa sigurado kasi ang dalawang tao na magsasama kung talagang sila na nga. Ang dalawang tao nga nakasal na nagsasama, naghihiwalay pa. Ganun pa man, lalong-lalo na doon sa mga tao na nagsasama nang walang commitment o walang kasal. Kaya pagdating dito, maayos man ang naging paghiwalay nila, may bahid na sa personalidad ng isa't isa. Ang ibig sabihin is, mas maganda talaga kung nagkaroon sila ng relasyon at hindi nagsama sa iisang bubong na nagturingang mag-asawa. Lalo na dito sa bansa natin na kung saan is napakahalaga para sa atin na kasal muna bago magturingang mag-asawa o magsama sa isang bubong. Although maraming nagsasabi na natural na sa panahon natin yung ganon. Ganon pa man, ito kasi yung talagang matututunan natin dito eh. Na at the end of the day, kapag ka naghiwalay ang magkarelasyon at nagkaroon po sila ng ganyang history, nagiging bahid ito doon sa side ng babae. Oo, na pagdating sa, when it comes to pakikipagrelasyon, pagdating sa mga susunod na magiging karelasyon niya, isa po ito sa pwedeng masisilip o makikita ng pamilya ng susunod na magiging boyfriend natin o mapapangasawa natin. Pagdating naman dun sa lalaki, magpapakita sa isang lalaki na mas nirerespeto niya ang babae o pinapahalagahan niya ang kinabukasan niya nito kung hindi siya makikisama rito sa iisang bubong gayong hindi naman sila mag-asawa. Dahil nga sa panahon ng hiwalayan, katulad na nangyayari ngayon, napoprotektahan yung moralidad o yung personalidad o pagkatao ng babae. Anuhin man kasi natin o hindi, napakaganda pa rin na maghiwalay. Natural lang ang magkaroon ng relasyon. Natural lang makipag-boyfriend o mag-girlfriend. Ganun pa man sa pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend, kapag karito is pumasok yung mga bagay na hindi ginagawa, katulad ng pagsasama sa isang bubong ng hindi mag-asawa. At the end of the day, isa ito sa nagiging hindi magandang tignan o hindi magandang tingin ng mga tao, lalo na sa bansang katulad natin, na talagang napakahalaga na ng kasal muna o hindi magsama habang hindi pa mag-asawa. Ganun pa man, mga kabergs, mayroong mga tao na okay lang sa kanila to, may mga tao rin namang hindi. Katulad ng sinabi ko kanina, ito lang yung bagay na pwede natunan o makuha, may makuha tayong lesson sa naging buhay mag-boyfriend-girlfriend ng dalawang celebrity nito. Although may mga tao na wala lang sa kanila to, meron naman tao na napakalaking bagay sa kanila to. At dahil sa issue ng hiwalayan po nito, may mga ginawa po akong mga video dito, mga kabirds, na kung saan, paano ba makakapagpasimula doon, para doon sa mga taong gusto makapagpasimula ng magandang pagrelasyon o pagpasok sa pag-aasawa. Ito po yung mga videong ginawa ko po na kung saan, kapag napanood nyo po yan, nagtatanghal po yan ng mga saloobin, kaisipan at mga dapat gawin kung paano ba makakapagpasimula ng isang maayos at magandang buhay may pamilya o pagpasok sa buhay may pamilya. Kayo po, mga kabirds, ano po bang masasabi nyo sa hiwalayang James Reid at Nadine Lustre? Magkakabalikan po ba sila o tuluyan na pong magkakahiwalay? Comment down below, mga kabirds, at kung nagustuhan o hindi naman po nagustuhan, kung ano po yung aking mga sariling pananaw, give us a thumbs up po. Lagi nyo lang pong tatandaan, mga kabirds, lahat po tayo may kanya-kanyang kaisipan, may kanya-kanyang saloobin, may kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang kultura. Kaya maganda po na inuunawa po natin ang isa't isa. Kung hindi ko pa po kayo subscriber, click the button below po and click the notification bell na rin po para lagi po kayong updated sa mga bagong ina-upload ko po. And that's it for today. Thank you very much for watching!